So yo, hello guys, good morning sa inyo. Samahan nyo ako mag-unbox at mag-install na rin itong nabili nating Komini side bag or saddle bag na ilalagay natin dito sa NK650 natin. At shoutout kay Michelle D. Abustan, yung seller na nakuna natin to. For the price, 1,500, it's a good deal na, no? Kasi sa Lazada nakita ko, ang pinakamura nitong price is 1,400. Kaso maghahanday ka pa ng matagal. So ito, nabili natin sa kanya. Nang minitap natin siya nung nakaraan doon sa Santa Rita, Bulacan. So doon natin ito pinick up sa kanya nung nakapag-meet tayo. Tapos, it's a good thing na parang ano siya, legit Komini. Kasi doon sa nakikita ko na ibang nabibili ron sa Lazada, ano, Komini, pero yung makikita mo yung ano niya is Komite, hindi Komini. Huh? Ito, so ito Komini. Komini rin yung nakaano dun sa kanyang, nakatatak dun sa kanyang bag. So tingnan natin to guys, pakita ko sa inyo. So guys, tingnan natin kung ano yung laman nito. Ito yung sinasabi ko sa inyo na ano guys. So ayan, meron siyang naka-imbose na name nung Komini. Then ito yung tatak ng kanyang Komini, no? So hindi natin alam kung ano, kung syempre yung mga ganito pag, lalo at pag ganitong mura is alam natin na made in China or what, or basta almost parehas din kasi ng texture tsaka maganda naman yung materials niya. Maganda yung kung magtatanong nyo kung anong klase yung tela niya na typical na ginagamit doon sa mga travel bag. Kaya itong kanyang pinaka ano na to, no? Para siyang hard na rubber. So kahit mag-bumps or magasgas ka siguro is hindi siya makaka-apekto or magiging protection pa siguro sa motor to once na yun yung isang advantage na halimbawang nag-crash or na hindi nag-crash, yung natumba or na ano yung ano mo, yung motor mo, baka makatulong siya para maproteksyonan yung mga pairings mo. So yun yung mga ano advantage nito. Saka kung bakit gusto ko na maglagay nito is hindi naman dun sa yung iba ayaw maglagay ng ganito saka yung top box. Ayoko rin ng top box kasi yung top box pag naglagay ka ng top box obligado maglalagay ka ng bracket and then hindi mo na siya ganun mabilis matanggal. So ito detachable siya. Pwedeng paggagamitin mo, saka mo lang siya ilalagay. Then kung ayaw mo na, pwede mo siyang alisin agad. So, sa akin gusto ko rin kasi yung naka-tail tidy lang, mas smooth lang at saka clean looks lang yung tingnan. So, ito paggagamitin ko lang, gagamitin lang namin ni Mrs. kapag magta-travel. Let's say, mga long distance na magti-trip kayo, mag-swimming, mag-ano. Meron kang lagayan, no? So, malaki yung ano niya, 58 liters kung hindi ako nagkakamali. So ito yung mga laman niya, tingnan natin kung ano, no? So dalawa nito and then may nasa loob. Ito meron siyang mga strap dito, ito yung siguro mag-ano dito, protection nito para maikabit natin. And then meron siya rito ang raincoat. Ayan, dalawang raincoat pagka siguro malakas yung ulan. So itong ano kasi is tingin ko is ano lang siguro sabihin natin hindi siya fully ano talaga waterproof. Pero mga ano lang siya siguro pagka mga ambon-ambon lang, yun, pwede siya. Mga ano lang nito, mga water resist lang siguro, ganun. Pero pagka talaga malakas yung ulan, lalagyan natin siya ng raincoat. So yun yung laman niya, no? Saka ito, dalawa nito. Ito yung ano, I think ito yung ano, yung pampatigas doon sa ano niya sa loob niya. Para ano, ma-maintain natin yung ano niya, yung ano niya na maging yung form na hindi nakalaylay, no? So mamaya titingnan natin paano pagkabit nito, paano pag-install, titingnan natin kung magiging maporma o maganda dun sa NK natin.
So ayan guys, ito meron siyang strap dito. Bale ito, meron siyang apat na piraso na ganito. Tsaka meron siyang dalawang piraso na ganito. So ituturo ko sa inyo paano pagkabit nito. Ayan. Tapos meron pa siyang isang piraso nito. Bali lima. Apat, lima, anim, pito. Ayan. So ito siguro is yung mga support lang. Pagka meron kang mabigat na karga, suporta siguro dun. Pero tingin ko hindi natin ito magagamit. So lalagay na lang muna natin ito dito. And then ito siguro yung tali sa gilid. So dalawa muna yung gagamitin natin. Bali apat siya, siguro magkabilang apat na tali pang suporta. Then ito yung hahawak doon sa kanyang Ito palang ating bag ay meron siyang velcro. Ayan, ito. Magic tape or velcro ang tawagin. So ikakabit na natin ito guys, pakikita ko sa inyo kung paano. Actually pinag-aralan ko na rin ito kanina hindi ko kasi makuha kung paano, pero ganito yung nakita kong kung paano siya ikabit. Nakita ko na siguro is so guys, meron siyang apat na ganito may buckle. So ipag-aanihin natin to, ilalagay natin dito sa may kanyang bakel na to. Ayan. Ito yung isa. Then ito naman yung isa pa. Kabit din natin dito. Ayan. So ito na siya guys. So meron pa uli rito sa kabila. Ayan. So ikakabit naman natin dito naman sa kabila na ito. Then, itong kabila, dito rin. So, ito na siya guys. No? Ito na, bali yan. Ganyan na yung naging forma niya guys. Yan. So, makita nyo mamaya pag nilagay natin sa motor. Kung ano yung ano neto. Yung magiging kuha neto. And then, itong kanyang sambayan. Ito, ito. Bali, itong pampatigas na to. Yan. Lalagay natin siya rito sa loob. Kung makikita nyo, meron siya rito ang place na ayan, medyo madilim kasi. Meron siya rito ang lagayan dito sa may ilalim. Pakikita ko sa inyo na isushoot natin yung head dito para mailagay natin. So yan guys, na ipasok na natin dito. Ayan. Meron siya rito ng room compartment na doon mo ilalagay. Ayan. So ayan, nagkaroon na siya ng nagka-form na siya, hindi na siya nakalukot. So ganun din sa kabila, lalagay din natin yung isa. Thank you.
So ayan guys, na ikabit na rin natin 'to. Isa na. Ayan guys, bali alisin muna natin 'tong kanyang upuan. So ayan, tapos ipapatong na lang natin ito. Ipapatong natin ito rito. So ayan, ganyan lang guys, ipapatong lang natin siya dito. Then ikakabit na natin itong upuan para ma-keep natin na or ma-prevent natin na hindi siya mag-move, hindi siya mahulog, hindi siya malaglag. So ipitin natin siya nitong upuan. So ayan, ganyan. And then lalagyan natin siya ng itong kanyang velcro strap or itong kanyang magic tape para maano niya yung ano yung taas or yung baba na gusto niya. Yung tulong ng strap na sa ilalim is para ito sa kilo, yung sa bigat is hindi siya umigay. Yan na yan velcro or itong magic tape niya. Then doon tayo sa baba, ikakabit natin yung kanyang support doon. Iyan muna natin ito. Tara muna natin. Ayan guys, meron siya rito ang apat na strap. Ito yung kanina, no? So gagamitin lang muna natin itong dalawa. And then ito yung gagawin natin na ilalagay natin dito para humawak sa bag. So gagawin nyo lang is ikot nyo lang ito rito. So ayan na, nakakapit na siya, no? And then ano lang natin siya rito pag ano, para umikse. Ayan. Then makikita natin guys, itong bag na to meron siya rito ang kabitan itong bakel, no? So ilalagay lang natin siya rito. Ayan. So ganun lang. And then itali nyo na lang ulit para hindi nakalawlaw at mag support na rin ng ano. Ayan. So ganyan. So sa kabila ganun din. Dito sa kabila, ganun din guys, no? I-ano lang din natin uli itong strap dito. Pasok natin. Then dito mayroon siyang makaloop na ano, ayan. So ayan, kapit na siya guys. Then ano uli natin to, ilayin lang natin para umikse. Tapos ikabit na lang din natin uli dito sa kanyang bakel. Ikot na lang natin uli ito. Ayan, para masuportahan uli siya. Tsaka hindi siya nakalawlaw para hindi siya sumabit. So ayan guys. So ayan. Tingnan na natin yung kanyang posture o yung forma kung okay lang. So ayan guys. Ito na yung kanyang yan. Naikabit na natin na maganda, no? So ito yung kanyang dito maupo yung ating OBR. Then mapuprotektahan niya pa pagka siya nakaupo rito, hindi siya magudulas. And then yan, okay na siya, nakakabit na siya. Naka-keep in posture naman siya, no? So hindi naman siya delikado dahil nga meron siyang strap. So hindi siya matatanggal. So, ayan na yung pinaka-forma niya, no? So bumagay naman guys, diba? So isa pang maganda rito guys is itong kanyang bag ay na-adjust, no? So expandable siya. Na-expand siya rito ng almost ano, yan, no? So na-expand pa siya ng mas maluwag.
kung mas marami pa kayong kailangan na ilagay. So yan, na-expand pa siya, no? Expandable siya hanggang 68 liters yata. Ganun. So yan. Okay naman niya, kasya yung isang helmet. Try natin yung isang helmet kung kakasya. Ayan guys, try natin tong isang helmet. So ayan, oh, pasok na pasok yung isang helmet, no? Ayan, malaki yung storage niya. And then kahit may karga na siya, hindi siya nawawala sa postura. Kahit na hindi na natin siya lagyan ng bracket. Hindi na natin siya lagyan ng support na bracket kasi nakatali na siya sa ilalim. Ayan. So ayan, nakatali na siya sa ilalim. Kaya hindi siya matatanggal. Or wala rin, hindi rin siya sasabit sa gulong. Ayan guys, one thing na isa pang advantage ito is kung halimbawa natumba yung motor mo, so siguro makaka-support din siya rito na hindi tatama agad yung pairings mo if ever. Mauna siguro to bago yun, so makaka-supporta rin siya. Tsaka yung pagkaayaw mo na siyang gamitin, yun, ganun lang kasimple. Alisin mo lang uli. Ayan. Tanggalin mo lang uli siya doon. And then kung ayaw mo na or gusto mo na uli bumalik sa ano, yan, okay na siya. Alisin mo lang uli yung upuan, then tanggalin mo na lang uli. So ganun lang guys, sana may naitulong na naman tayo uli sa ating munting vlog na to. Sana may mga idea kayo at napulot na naman. So keep on sharing and sana po mag-subscribe at mag-ano rin po kayo para ma-update po kayo lagi. So, salamat po uli sa inyo. Thank you po.